Welcome to my channel. So, good day. So, ngayon, magdi-discuss tayo ng isang problem na naman. So, kasunod lang ito ng ating previous discussion, which is problem number 90 na tayo. So, the same, discussion lang tayo. So, may solution na to. I-discuss lang natin kung bakit nag-arrive sa ganung solution. Ano? So, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakiclick na yung subscribe button dyan sa baba. So, click mo na rin ang notification button para ma-notify ka kapag nag-upload tayo ng mga bagong videos. Okay? Pakishare na rin sa mga kaibigan mo na nag-aaral ng electrical engineering or other electrical engineering allied course na maaaring makatulong ang discussion na to. Okay? Proceed na tayo dito sa ating problem. Okay? So, problem number 90 na tayo. Proceed tayo. Basahin natin yung problem. In Manila, the LRT runs between Hilpuyat Station and Tayuman Station, which is 4 km apart and maintains voltage of 420 volts and 410 volts respectively. The resistance of go and return is 0.05 ohm per kilometer. The train draws a constant current of 300 amperes while in motion. What are the currents supplied by the two stations if the train is at the distance of minimum potential? Okay, so yung train nandun sa distance na malapit minimum potential, yung mababa yung voltahe, nandun pa lang yung train. Okay? So, yung resistance nung relays or yung loop na nagsusupply dun sa ano, is 0.05 ohm per kilometer. So, the same technique para mas madaling ma-visualize yung ganitong problem, dinodrawing nga to. So, para madaling maintindihan. Ano? So, proceed tayo dun sa solution. So, shortcut na ito. Solution agad. No? Total, may solution naman na given. Ni-discuss na lang natin step by step. Okay? Proceed na tayo. Ayan. No, hindi yan. 90 pa lang tayo. Okay? So, una, i-breakdown nyo. Take note, ang reference natin ay 1001 solved problems in electrical engineering ni Rojas. Okay? So, una, dinodrawing nga ito. Ayan. May drawing dyan. Ito yung 420 volts tsaka 410 volts. So, kukumpyutin muna natin yung resistance. Ano ba daw yung resistance? Yung come and go. Yung parang papunta tsaka pabalik. So, yung resistance na yun is 0.05 per kilometer. Ay, since walang given na distance. So, yung distance dito is unknown, which is ito, yung distance x. No? Kung ano yung exact distance ng LRT. Ang sinabi lang, LRT is at the minimum potential, no? Malapit, kumbaga malapit siya dun sa minimum potential, which is itong 410. Okay? Basically yung circuit is parallel circuit, may dalawang supply kasi mula dun sa back and forth 'yan may dalawang station, no? So, ang natin dito is gawin yung, hanapin yung resistance. So, yung R1 mo, ayan. So, itong X, it designate as distance, no? In kilometer yan, or whatever, kung anong units ng ating distance. Pero, in this case, sabi sa problem, is 4 kilometer apart. Yung supply, yung station, no? Which is yun yung supply dito sa ito yung station 1 and then ito yung station 2. Okay? So, proceed na tayo dun sa solution. Ang ginawa dito is hinanap yung yung resistance kasi para makuha mo yung exact ohmic value ng resistance, you need to multiply it by the kilometer or the distance. Since wala tayong distance, kaya ito, yung R1 mo dito is X pa lang. Ayan. So, let's say yung distance mo X. So, hinahanap pa natin yung value. Kaya, variable pa lang siya. And then, yung R2 mo, which is ito, yung based on drawing. So, yung R2 is, ano ba yung distance ng R2? Siyempre,
Yung total distance daw kasi, based dun sa problem stated, 4 kilometer yung distance dyan. Eh, yung kilometer mo dito sa 420 volts from the LRT is X. So, yung distance mo dito sa other side, is isusubtract mo lang yung distance nito sa 4. No? Kaya naging 4 minus X. Okay? So, given that resistance, so yan na yung initial value natin. So, hindi siya exact na numbers kasi may variable tayo na X, no? And then, mag-a-apply tayo ng KCL. So, ano ba yung KCL? The same, KCL at node B or nodal. So, ang node B is ito, yung junction. The same dun sa topic natin previously. Problem number 88 and 89 niya tayo, no? Problem 88. So, ganito din. Current towards the node is positive current and current leaving the node is negative current. Okay? So, that's why we have arrived this equation. I1 plus I2 is equals to 300. Kasi yung 300 amperes is given na yan. So, meron kang 300 amperes. So, balikan natin sa problem. Ayan o. Give me a highlighter. This one. So, given na siya. The current of 300 ampere in while in motion. So, yun yung current ng LRT. Ayan, yung load. Okay? So, i-assume natin na yung BL is across the LRT or voltage at load. Yung load kasi yung train. No? And then, anong nangyari dito? Ayan. Nag-apply siya ng loop or ng KBL at loop DABED. So, ito yun. D. So, yung loop na yun, ito yung loop na yun. DABED. So, this is the initial loop. Ano? Yan. So, ito yung loop na yun. So, basically, KBL naman, Kirchhoff's voltage law, ano lang naman yan? Summation of voltages. Okay? So, ito, anong nangyari? From here, since positive itong polarity dito, so positive current yan. Positive voltage. And then, since ito resistance tsaka current, so voltage drop yan, kaya minus. Yan o. I1 minus I1 multiply sa 0.505x. So, ano yung 0.50? Ito yung resistance. So, kapag IR kasi, no? Sulat natin. So, voltage is equals to IR. So, ayan. No? Yung BIR is Ohm's law. No? Ohm's law naman yan. Ohm's law. Okay? Ayan. And then, nag-arrive siya ng, na-simplify niya ganito. Ito ang nangyari. Ano? Simplification lang yan. BL is equals to 420 minus I1 multiply sa 0.05x. Okay? So, that is equation equation 2. Ito kasi yung equation 1. No? Ayan. And then, we need another equation kasi nga, 2 unknowns ito. Hindi lang 2 unknowns, 3 unknowns. Meron kang I1, meron kang I2, meron kang value of x na hinahanap. So, 3 unknowns. So, we have to, kapag 3 unknowns, dapat 3 equation mo. No? So, ito. Apply din ng KBL dito. So, let us remove this. So, dito naman tayo sa other side. Apply KBL at loop. Ayan. Ha? Let us do it to it. So, ayan, KBL at loop FA sa inyong F. Ito, F. Tapos, C, then B, then E, F. So, may tatanong sa inyo, ano ito yung BL? Yung BL kasi yun yung voltage across dito. Inassume na lang niya na BL. Pero pwede rin, kung ang gamit mo is mesh, nga, mesh analysis, so pwede rin yung I na to, i-multiply mo dito, no? Or itong IL, i-multiply mo dito sa resistance para ma-compute mo yung
So, mangyayari 300, magkakaroon ko pa ng unknown dito na ano, resistance sa LRT. No? You have to compute pa yung resistance para makuha yung BL. So, in this case, ginawa na lang niyang BL para hindi na mas dumami pa yung unknown. Okay? So, ayan, look nga dito. So, ganun din, 420 minus yung voltage drop dito sa R2. So, ayan. Naka-multiply, ginamit yung R2 na to. Ayan. No? And then, minus BL. Ayan, naka-minus din yung BL. Kasi yung voltage across LRT is subtract din. Kasi ano yan eh, voltage drop. Galing siya dito. Okay? Kasi yung flow of current mo papunta dito. Kumbaga, ano siya? Along the path of current yung flow. Kaya, minus yung voltage drop siya. And then, further evaluation, further, ano to, basic algebra lang din again. So, nag-arrive tayo sa equation 3 na ito. So, multiply lang yan. Ito, inisa-isa i-multiply. In this case, hindi pa nga pala to inano eh. Hindi pa to isinimplify talaga yung ano, naka-multiply pa in close and open parenthesis. Okay? So, proceed tayo dun sa next step. So, ang ginawa, so basic ano lang din to, basic algebra. Substitute equation 1 into equation 2. So, anong nangyari? Ayan. Yung equation 1, ito, I1, ipinasok dito. Ipinlogin dito sa I1 na to. So, makikita mo, itong equation 2, ayan, eh, nagkaroon itong 300 minus I2. So, ito yon, ayan o. No? Which is galing dito. Ayan. 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 So, dyan ang galing yan. So, simplify again. Ayan. Naging equation 4 na siya. Okay. Okay. Ayan. Ano lang to, basic, aralin nyo yung basic concept ng algebra. And then, substitute lang naman to. You have to formulate lang yung equation para mas madali nating ma-substitute. So, in this case, meron ka na equation 4. So, mapapansin mo, yung equation 3 tsaka equation 4, ang unknown dyan is, ano, tatlo. BL, I2, X, BL, tsaka, okay. So, ayan, nag-arrive nga tayo dyan sa ganyang equation, equation 4. So, ang mapansin mo, ang unknown is BL, yung value ng X, tsaka yung I2. So, bali 3 unknowns pa rin doon sa equation 3 at equation 4. Pero, pareha sila ng unknown, no? So, ang mangyayari dyan, next step is equate equation 3 to equation 4. So, since parehas siyang BL, so, pwede mo siyang ipag-equate. So, matitira dyan, ito, this one is equation equation 3. Then, in-equal siya sa equation 4. So, kasi, yung BL mo, parehas naman yan. Okay? So, then, nag-come up siya dito sa I2. So, sinimplify siya eh. So, ang kailangan makuha muna is yung value of X. So, ang nangyari, yung I2, ito yan. Ano lang yan, basic algebra again, transpose, pag samasamahin yung iparehas na variable, and then, isimplify to I2. So, basic algebra, yung 420, inilipat sa kabila, kaya naging minus, and then yung 15x, inilipat sa kabila, naging plus. No? And then, dinivide siya sa, what? Yung I2, dinivide sa, 0.2 kasi itong 0.05 tsaka itong 0.05x pinag-plus yan. Pinag-subtract, no? Itong ito ililipat mo sa kabila. Doon, may I2. Okay? So itong may x maka-cancel out na to. Kasi ito, positive. Pag niliwat mo sa kabila, magiging negative. So, makakancel out tong
ito, tsaka ito. Ang matitira ay 0.2 I2. Okay? So, nag-come up siya sa ganitong equation. Yan. 0.2. And then, yung I2 is equals to 75x minus 50. Yan. Okay? So, yan yung simplify equation. Pero, unknown pa rin. No? Hindi pa rin natin makuha yung value of I2 kasi may x ka pang hinahanap. Ano ba yung x? Yung distance ng train. So, we have to substitute this I2 in equation 4. So, yan yung ginawa dito sa solution. No? Sinubstitute itong nakuhang I2 na to, sinubstitute dito sa equation 4. Yan. Or 20 minus blank blank. So, mangyayari, pag sinubstitute yan dyan, mawawala na yung I2. So, ang natitira na lang dyan is value of BL, yung unknown na BL, tsaka yung unknown na X. No? Papansin mo. Yan. So, ang nangyari, sinubstitute nga. So, yung 420, yan o. 420 minus 15x plus 0.05x. Yan. So, nasan yung I2 na to? So, ito yon. Sinubstitute sa equation 4. So, then, further simplification, expand or multiply, multiply. Ito, minultiply dito. So, ito yung na-create na equation. Yan. Okay. So, ito. And then, simplify this equation. Yan. Yan na yung pinaka-simplify niya. 420 minus 17.5x plus 3.75x squared is equals to BL. No? So, unknown pa rin yung ano? Unknown pa rin yung value. Kailangan natin makuha yung value of x. So, ang ginawa dito is, ano yan? Gumamit na ngayon ng calculus. So, napakahalaga ng calculus pala, yung derivatives, no? So, ang ginawa dito, para makuha natin yung value, kasi kapag nagde-derivative tayo, nasisimplify yung equation. So, yung constant mo, pumupunta sa zero, and then yung term na mayroong first degree lang naman, or walang exponent na 2, kung 1 lang exponent niya, ang derivative niya is constant. Na? Ang nangyari dito, ito, DBL, derivative of voltage load with respect to X. So, ang nangyari, DBBL over DX. So, kasi X yung, ano mo dito, variable. So, ang nangyari, ang derivative kasi ng 420, which is constant. So, ang nangyari, 0 ang derivative niyan. And then, itong 17.5X, ang derivative niyan is 17.5 lang. So, naging constant na, nawala na yung x. And then, itong 3.75x squared, ang derivative niya is 7.5. Bakit 7.5? Kasi ang pag-derivative yung ganitong equation, yung exponent, minumultiply dito sa kung ano yung constant na kasama ng variable. So, in this case, 2 times 3.75 is equal to 7.5. No? And then, sinusubtrakan yung exponent, kaya nawala na yung 2 dito sa exponent. So, naging 1 na lang yan. So, ito yung final equation. Yan. So, equal mo na yan sa 0. So, ito na yung nangyari. Okay? So, take note, napakahalaga nitong, ang tawag dito, derivative. So, aralin nyo yung calculus. Mahalaga yan sa pagsusolve ng mga equation dito sa ating electrical engineering network analysis. So, may mga case na kailangan mo talagang gumamit ng calculus para mapabilis yung solution. Kasi kung hahanap ka pa ng other way para mag-substitute, kung hindi mo alam itong calculus na to, eh, mahirapan ka. Kagaya dito, hindi mo alam kung ano yung isa-substitute mo. Mag-formulate ka pa ng equation, maghanap ka pa kung ano yung applicable na solution, na equation. No? Para ma-simplify lang at makuha mo yung value of certain distance dito, yung x. So, in this case, nakuha na natin yung value of x. Basic algebra lang yan. So, transpose sa kabila yung 17.5 and then divide mo ng 7.5. So, ang mangyayari is makuha mo yung value of x. Ano yung value of x? Yan yung
distance ng LRT mula dun sa higher potential. So, kapag minus mo yan sa 4, 4 minus 2.33. So, yun yung distance ng LRT mula dun sa lowest potential, which is 410. So, kung babalikan mo dun sa drawing, no? And then, ano ba yung tinatanong? Ang tinatanong lang naman dyan is, balikan natin yung problem, ganun lang naman yan eh. Pag hindi mo natandaan yung tanong, balikan mo. So, what are the current supplied by two station if the train is at the distance of a minimum potential? So, ito. So, ang hinahanap is I1 at saka I2. Yung distance. Ay, yung distance. Yung current. No? So, balikan natin dito sa taas. Yan. Okay. So, ayan. Ang hinahanap ngayon dyan is ito. I1 tsaka I2. Ha? Yung the current na nagsusupply dun sa LRT. Yung current. Yung tama, yung current. So, yung X mo is ito yon, yung distance nito. So, in this case, makukuha mo na yung total value ng resistance in ohms. Kasi meron ka ng value of X, which is kilometer. Okay? So, ito yung higher potential and then this one is the lowest potential which is 4 minus x. So, mapapansin mo, yung x is greater than dun sa dito, sa side na to. No? 2.33 kasi to. So, in this case, this side is 1.76 something. Ah, hindi. Calculate natin kung anong distance niyan. 4 minus 2.33. 4 minus 2.33. Okay? So, 1.67 yung distance nitong LRT mula sa lower potential. So, mas malapit nga siya dun. Okay? So, baba na tayo dito sa hinahanap na sagot. So, at least naintindihan nyo kung bakit nag-arrive dito sa ano na to. So, derivative to. So, balikan nyo yung ating calculus topic. And then, yan lang yung gagamitin. So, may mga case talaga na ganyan. So, sa engineering mechanics, naalala ko may mga ganito derivatives. So, sa mga electrical engineering dyan, may subject na mechanics. So, aralin nyo ulit yung ngayon yung calculus. So, mahalaga yan dito. So, in this case, network naman to. Okay? So, nakuha na natin yung value of x. Pwede na natin i-substitute dun sa value para makuha yung R. So, in this case, meron naman tayong equation na I2, 75x minus 50. Substitute mo lang yung x. And then, makukuha mo na yung value ng I2, which is 125 amperes. And then, from the equation 1, meron tayong 300 minus I2. So, makuha natin yung I1, which is 300 minus 125 is equals to 175 amperes. Okay? So, yan lang yung solution niya. Medyo mahirap siya intindihin na the first place kung hindi mo pa alam yung ano ba yung ginagawa. So, kailangan mag-formulate ka lang ng mga equation para makuha yung mga sagot. Kasi kapag ganitong network, so, na dumadami yung unknowns, medyo mahirap, ano? Pero kung given naman yung mga resistance, kailangan mo lang aralin yung mga theorems. So, mga basic theorems natin. Ano ba yung mga basic theorems? Kirchhoff's law, Ohm's law, nodal, mesh, no? Mesh current. Yan lang naman, mga basic. Thevenin's and Norton's, gamit na gamit din. So, yung iba pa is like source transformation, Millman's method. So, medyo, ano pa siya, medyo mahirap pa itindihin. So, dito na lang tayo sa madadali. KCL, KBL, no? Okay? So, proceed tayo doon sa next problem. Solve din natin itong, so, ito yung ano natin, ha? Ito na yung sagot natin. Ito na yung final answer. Which is 125 tsaka 175. So, in this case, letter A. Okay? So, a technique lang is, i-drawing nyo
para mas madaling maintindihan. And then, mag-formulate tayo ng equation. Okay? So, parang hindi naman bihira lumabas yung ganitong problem sa board exam. So, lumalabas to sa mga quiz natin sa mga sa college. Na? Quiz, sheet work, so, bigayan ng ganun kasi yung technique sa ano eh, mga instructor natin during college. Mag-example yan ng madali. Pagdating ng quiz, bibigyan ka ng ganitong tanong, eh kung hindi mo pa ito na-solve, sir, wala naman yun sa example mo. So, ganun yung mga technique. Ranas na ranas namin yan dati. Way back ng college kami. No? Basic ohms law lang yung example pag nagturo, pag nag-discuss. And then, pagdating ng quiz, biglang lalabas yung mga ganitong tanong na ang daming unknowns. No? Like dun sa, naalala ko, previous ano namin, ano pa lang kami, series parallel. Pagdating ng quiz, meron ng Y delta, ay hindi pa natuturo yun. So, mahalaga yung advanced study during college. Ano? So, lalo na ngayon, marami namang mga online tutorial, maraming mga e-books na available online for free. So, i-take advantage nyo lang yung mga resources na ganun. So, para to sa mga, yung mga nag-aaral natin dyan, mga co, ang tawag namin dati sa electrical engineering, co-EUT. So, mga EE na kabataan, no? Okay? So, yan. Proceed tayo sa next problem. So, ano ba yung next problem? Siyempre, 90. Problem 91. Okay? So, yung mga gantong tanong, parang nakakagimbal. Pag binasa mo, parang ang hirap, no? Basahin natin. A LRT car 5 km distance from the Tayuman takes 100 ampere over a 100 mm hard-wound copper trolley wire, having a resistance of 0.270 ohms per kilometer. The rail and ground return has a resistance of 0.06 ohm per kilometer. If the station voltage is 750 volts, what is the efficiency of transmission? So, ayun, ano to? Nagka-efficiency na. No? Eh, kung hindi naturo yung efficiency, efficiency na yan. Paano natin isusolve yan? Ang alam mo lang, series parallel, no? No? Tapos biglang sinamahan ng ganitong mga efficiency. Hindi naman tinuro yun sa discussion. Sure, sabihin mo, ganun. Okay? So, ang gagawin natin is, siyempre, alam naman natin na may solution na to. Eh, discuss na lang natin yung solution kung bakit nag-arrive dyan. Okay? Proceed tayo sa solution. Ngayon, no? Pag nakita mo yung solution, ang dali lang, ano? Pero i-discuss natin, no? I-discuss natin. So, nangyari, siyempre, dinodrawing nga yan, sabi ko, ito yung LRT mo, and then, meron kang voltage na 750 volts. Okay? And then, yung current niya is given naman 100 amperes. Ayan, balikan natin sa tanong. No? From LRT car, 500 km distance from Tayuman. So, mayroon kang 100 amperes. Then, mayroon ka 750 volts na supply station voltage. No? Yan yun. Siyempre, yung flow of current po, pag ganun, parehas lang yun ang current. 100 yung dito, 100 dito. Back and forth. So, anong gagawin? So, magkaiba siya ng resistance. Anong papansin nyo? Based on a problem, yung, let's say ito, itong R1 na to. Yan. So, papunta daw, ang sabi. Ayan mo. From Tayuman takes 100 ampere over a 100 mm hard-drawn copper trolley with having a resistance of 0.27 per kilometer. So, gagawin mo itong resistance na to, itatimes mo lang to sa kilometer para what? Para makuha mo lang yung exact value of ohms or ohmic resistance. And then, the other one, the rail and the ground return has a resistance of 0.6
ohm per kilometer. So yung return ito. So alin ba yung return sa ano? So ito yung return. Ayan, oh. Yung R2. So iba yung resistance niya. Okay? Then ito yung papunta. Okay? Stated kasi sa problem, eh, kung hindi naman stated, eh, parehas na lang yan ang resistance, no? Multiply mo na lang sa 2. So, in this case, yung R1 mo ito, 0.27 stated on the problem, kasi yung distance daw dito, yan, sa dalawang side na yan, yan, is 5 kilometer or 5,000 meter. So, i-times mo to. So, nag-come up ka dito. And then, multiply mo lang din to. But, minultiply para makuha natin yung ohms. Kasi, makakancel out yung kilometer na unit. And then, in this case, apply lang tayo ng KBL. Basic lang to. Kasi, naka-series lang naman. Isang loop lang. Ano? So, KBL, Kirchhoff's voltage law is a summation of voltage. So, in this case, 750 voltage mo. Subtract mo yung 100 multiply sa R1. Ano ba yung 100 na yan? Yung current, yung IR. No? So, subtract yan kasi pabawas, mababawasan ang boltahe dito. And then, subtract din yung dito kasi mababawas din yung boltahe dito, which is ER, or yung voltage dun sa ano, sa LRT. And then, minus din yung ano dito, yung boltahe dito sa R2 kasi mababawasan din yan. Iba yung resistance dyan. So, may voltage drop ka din dito. Okay? So, yan yung 100 R2. Then, substitute mo itong value of R1 and R2. So, ito, magka-come up ka dito sa equation na to. Okay? And then, makukuha mo yung value of ER na 585 volts. So, yun yung voltahe dito sa LRT. And then, ang tanong is, what is the efficiency of transmission? Alam mo yung transmission, yung ano, yung dinaanan ng ano, back and forth, papunta at saka pabalik. So yun yung transmission line natin. Na? So ano ba yung formula ng ano, efficiency? Ang efficiency kasi is, kung hindi pa naturo sa inyo during ang efficiency is power output all over power input. So, ano ba yung, ano? So, ayan. No? Kita ba? Power output all over power input. So, ano ba yung power input? Yung power input is P out plus P loss. So, pagka nang ang topic nyo, nandun na kayo sa napakahalaga nito pagdating sa motor yata. Motor and generator calculation, ano? DC generator, AC generator, transformer. So, kapag nandun na kayo mga pang 4th year o 5th year college na to, eh. So, napakahalaga ng pag-compute nito mga efficiency na to. So, pa, makukompute mo kung ano ba mga losses na, kailangan i-consider sa pag-compute ng power. No? So, ma-appreciate nyo yung mga efficiency na yan, power losses. Madami kasing losses. Hysteresis losses, iron losses. So, copper loss, iron loss. So, and then so on, other losses pa. You know, core loss. Plus. Okay. So, ayan. Yan yung basic formula lang naman. Okay. Efficiency is power output over P input. So, in this case, ang ginawa dito is PR. Yung PR. Yung power dun sa LRT kasi yun yung output. And then, yung power sa input is yung supply. So, yung wala pang losses. No? Okay? So, nangyari dito is, na, since walang given na power, so, ang power kasi, ang formula is voltage times current. So, kaya may E. Ayan. May E. Ito. Ito kasi yung formula ng power. In DC, ano? Power is equals to voltage multiply sa current. No?
kapag ka AC system na, eh ano na to? May corresponding ano na to, cosine, no? Cosine theta kapag AC. Okay? Kasi may KBA ka na kapag AC system. So in this case, ano pa lang to, DC. So mapansin mo yung current is makaka-cancel out naman kaya natira ER tsaka ES. So ano yung ER at ES? Yun na lang yung voltahe. 585 750 multiply sa 100 para maging percent yung ano mo. So ayan. Ang naging efficiency niya ay 78%. So yun lang yung solution niya dito. Okay? So paano ba yan? Hanggang dyan na lang muna yung video natin kasi medyo mahaba na yung ating kwentuhan. So hanggang sa muli sa susunod nating episode or ng ating kabanata. Okay, kung nagustuhan mo tong video na to, mag-subscribe ka na, mag-like ka na, at i-share mo na sa mga kaibigan mo. Kung may question ka, comment down below para masagot natin. Okay, babush!